Gali niyan tanu panginilay. Anak ka bata tanu sa tarpulina niya. Si Abdul Yasid Angelis. Anya be mama niya. Insyaallah na niya sa kanin. Nagdura ulama tanu. Ano niya? Mga ulama tanu. Makanggiyo sa kita nun sa mga panduan. Makagkabiya. Matapi. Patayo sa siya. Patayo sa siya. Kabungan to kuninan. Ay! Kabungan to mo. Nabungan kumine. Pekyuri na lang sa tampata. Nah, yan din. Si Sir Abdul Rasid Angelis. Ha? Yan din sekali. Akbar. Pakawin. Ah, nah, nah. Ya, Mama. Akbar. Akbar. Allah Akbar. Gawar di tampat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemerintahan atau ke Tagalog? Tagalog kun kamu dah para Tagalog. May balik Islam dito. Anix. May tausok din, tapos may maranaw. Okay. So, alhamdulillah. Sa totoo lang, di ko alam paano kung magsisimula ang daming kamera. Dati, nung pumunta ako sa tampat, konting kamera lang dinala ko. Isa ko na kampil kami ng kaustad! Alhamdulillah. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ako ibig sabihin gumagamit ng camera dahil pinagkakakitaan ko yung aking Facebook page. Tama. Tulad po ng sinabi ko, alam ko maraming mga bashers na naglabasan mula nung nangyari po yung sa Tampat. Kanina po, in-interview din ako sa Takurong. Nag-live din kanina. Yung mga kapatid natin na balik Islam sa Takurong, isang radio station dyan ang kumuntak sa akin, si Sir Eric. Hindi ko alam anong frequency ng radio yung kumontak na yun, at in-interview din ako tungkol sa Tampat. So siguro dahil sa nangyari na yun, kumalat sa social media yung tungkol sa Tampat, pero hindi po ako yung Tampat, ha. Ako na experience ako yung Tampat. Pero alhamdulillah, naliwanagan ang mga kapatid natin. Kanina ako ay, alam niyo gusto kong umiyak kanina kasi bago ako umalis sa Cotabato City, ang nakaya ko lang nagawin bago ko umalis doon ay mailagay yung notice, yung announcement doon na bawal lang maghagis ng pera. Yun lang yung nagawa ko. So mayroon pa rin mga basher. Sabi nila, akala namin ang tatanggalin na yung takip. Si Dato Antaw, ang gusto talaga niya tanggalin. Gusto niya tanggalin. Pero nakiusap na lang ako kay Dato. Sabi ko, Dato, hayaan na lang natin muna kasi step by step na lang. Kasi medyo mas nasasaktan yung mga kapatid natin na Dato doon. So sabi ko na lang, hayaan na lang natin sa mga Dato, sila na lang magtatanggal doon. So alhamdulillah, pagkatapos doon, pasisara na ikupwento ko lang kasi alam ko, kaya kayo pumunta dito dahil gusto niyo makita yung Tampat. So alhamdulillah, yung nangyari doon, bago nung araw na yun, na naglagay kami ng ano, ng notice, ang daming nag-escort, alhamdulillah, iba't ibang mga agencies dyan po sa bar. At may sumuporta din po yung ilas mga Dato natin, special po kay Dato Antaw Mitimbang at sa ibang mga Dato natin mula sa Dato Unin at saka sa Taveran. Actually, siguro nagtataka kayo na ganito ako mamurma. Oo, matagal na akong ganito mamurma. Oo, yung iba, yung binabash nila ako dahil sa pananamit ko. Pero hindi naman tinitingnan sa damit eh. Kasi kung tutuusin, mga kausap ko mga Dato, tapos mga leaders, mga politician, ganito na ako manamit doon, papatay sa Saudi Arabia.
sa Saudi Arabia ako rin ang presidente doon. Lahat ng pinamumunuan ko, nagdadaawa ang ina sa kanila mga ulama, lahat nakatubo. Pero ako ganito suot ko. So ganito lang talaga ako, walang nagbago. Pero nakikitungo ako sa lahat, sa bata, sa matanda, sa mga dato. Alhamdulillah, ganun may pakikitungo ako sa kanila. So, bago yun, so, pasisanay, kukwento ko sa inyo, ngay kanina, natanggal na yung takip. Nang tampa. Tulad na, so ginisin. Nawar. Alhamdulillah. So, kasi kinausap ko din yung, ano, tinatawag nilang dato sa tabiran. Sukran kani, balasan Allah Ta'ala, so, dato sa tabiran, si Dato Nulpin Uyod. Sabi niya, sige ako nalang sabi niya kasi na pumunta kami sa bahay niya. At yun, kinausap ko siya, sabi ko, Dato, kapag may kakayahan kang tanggalin yung takip niya, tapos hinayaan mo yan, at may kapangyarihan ka, hanggat may magtatapon pa ng pera dyan na mapupunta sa iyong kasalanan. So alhamdulillah, si Dato naman, bukas yung puso niya, tinanggap niya yun. Sabi niya, inshallah, pag-usapan namin yan, kami magtatanggal. So alhamdulillah, natanggal na. So naging issue na naman yung ano, yung buhaya. Oo. So maraming ipinupukol sa akin. So isa-isahin ko na lang sagutin kasi ito lang yung pagkakataon ko makapagpaliwanag. Yung ibang mga kapatid kasi natin, kinakat nila yung video. O, kinakat nila. Para bang sinisiraan ako. So sabi nila, hinalal ko yung buhaya. Hindi po akong naghalal. Ang usaping buhaya ay matagal na po yan na pinag-usapan po ng mga ulama natin. Sinisiraan lang nila ako. Nasa libro na po yan. Nasa libro na po yan ang fiqh, ang tungkol po sa batas ng pagkain ng buhaya. Pero bibigyan ko kayo ng kaalaman sa mga pagkain, paano natin malalaman na ang hayop ay halal at ang hayop ay haram. Kasi alam ko, lahat naman yun ang nanaliksik na kaalaman, yung iba hindi naman alaman. Paano mo malaman ng hayop ay haram at ang hayop ay halal? Isa-isahin ko sa inyo. Malalaman natin na ang hayop ay haram, unang-una, yung nakatira sa lupa pag may pangil. Pag may pangil, tingin natin na adesungin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahaan kulli, nahaan akli kulli dinabin minas siba. Ipinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kainin ang mga hayop na mababangis na mayroong pangil. So, ibig sabihin, haram ang unggoy, haram ang lion, haram ang tiger, cheetah, at iba pang may mga pangil. Pasok lahat doon. Dito, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama, pasok ba ang elepante? Kasi ang elepante, yung sungay niya lumabas. Oo. So, ang ating mga ulama, karamihan sa ulama, sabi nila, ang elepante, pasok pa rin sa haram kasi may pangil pa rin siya. Oo. Ngayon, yung usapan dito, yung buhaya. Yung buhaya may sungay sa Maguindanao o may pangil sa Tagalog. So, ang problema kasi dito, yung buhaya nabubuhay sa dalawang lugar. Sa tubig at saka sa lupa. Yan ang tinatawag na barmai. Sa batas ng Islam, yan ang tinatawag na barmai. So, ang barmai, dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama, saan natin kukunin ang kanyang hatol? Kukunin ba natin ang kanyang hatol na siya ay nakatira pa rin sa lupa o nakatira sa tubig? Balikan natin yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tubig. Kasi ang nasanayan ng mga sahaba na hindi pwedeng gamitin pangudo ang tubig kapag nabago ang tatlo. Paano natin malalaman na ang tubig ay hindi pwedeng gamitin pangudo? Dalawa ang magbabago dito. Sino nakakaalam? Nagkaroon na? Amoy, lasa, at saka? Launo. At saka kulay. Masyala, magagaling talaga ito mga babae, no? Normal lang talaga silang nag-invite sa akin. Masyala, alhamdulillah. Okay, so alam na mga sahaba na kapag may lasa, hindi pwedeng pangudo. So, nagtanong sila tungkol sa dagat. Kasi ang dagat may lasa. So sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, pwede ba kami magudo gamit ang tubig dagat? So ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Dalisay ang tubig dagat, pwede pang mudo, pwede pang ligo. Kapag may dalaw ka, pwede mong pangligo, ang tag ng regla mo, o ang tag mong manganak,
Natapos ng tubo, pwedeng pagligo mo yung tubig dagat, pwede mo rin pangudo. Dinagdagan ng propeta yung sagot, walhil lumayta tuho pati ang nakatira sa dagat halal. Lahat ng nakatira sa dagat halal. So ibig sabihin, pati nakatira sa dagat. So dito, dahil doon, tiyasan, paghahambing, lahat ng nakatira sa tubig dagat at tubig tabang, halal. So ngayon ang tanong, saan nakatira ang buhaya? Sa tubig. Sa tubig, kahit nakatira sa lupa, pupunta sa tubig, pupunta sa lupa, pero pag pumunta ka sa gubat, hindi mo isipin may buhaya dyan. Diba? Pumunta ka sa kakahuyan, hindi mo isipin may buhaya dyan. Pumunta ka sa kalupaan, hindi mo isipin ang buhaya dyan. Maliban sa buhaya ng munisipyo, buhaya ng kalsada, iba't ibang buhaya. Ibang buhaya yun. Oo, buhaya sa ano yun, sa lupa. Ang tinutukoy ko, yung totoong buhaya. Buhaya sa tapat, hindi ka makamaging lalala niya. Okay, so ngayon, yung buhaya sa tubig, lagi natin sinasabi, mag-ingat ka niya sa salawas sa igan, sa ano pa nila, igan sa kutabato, sa pawas, kay ano sa mabuhaya. Ibig sabihin, alam natin na ang buhaya nakatira sa tubig. So dahil doon, ang buhaya ay halal. Kasi nakatira sa tubig, hindi dahil may pangil. Oo, may pangil, pero mayroong dalil na anuman nakatira sa tubig ay halal. So, kaya siya naging halal. Pero hindi ko ibig sabihin, patsugungkos ka na pagkain. Okay, yung iba akala nila inuutos ko, wala akong karapatan. Hindi lahat tayo paborito ang manok. Hindi lahat tayo paborito ang hipon. Hindi lahat tayo, kasi alam mo dito, maghahanda ako ng hito, sigurado ako dito mayroong kayo ng hito. O katipa, ni Kumini. Okay, so, napagit ko si Kumini. bilang kaalaman, patawarin na natin si Kumini. Makikipagkita siya sa akin sa Bande. Abangan nyo na lang, kasi nasa Indonesia siya ngayon. So, mag-meet kami, umihingi siya ng patawad. Kaya, pakulang rangkot. Alhamdulillah. May mga kamag-anak siguro dito si Kumini. Okay. Ngayon, dahil doon, kaya naging halal yung buhaya. Kasi nakatira sa tubig na tabang. So, pasok na rin dito yung pagong at sa kapawikan. Pasok na dito ang pagong at sa kapawikan, kaya halal ang lahat na nakatira sa tubig dagat at tubig tabang basta walang lason. Basta di makagkahil. Nagkapagay pag ganun to'y nama. Katulad ng pating. Ang pating halal. Okay, madagdagan pa natin. At least naiintindihan ninyo. Pero nagkaroon ng opinion ang mga ulama natin kasi amin kaya pumbitilan ni Kukuman kasi yan kasi natapos ko. Yan kuman napasad na Sharia o Islamic law. Oo, kasi kaya madalas yung mga topic ko na kanamay ko kani Ustad different Ustadan to. Ibrahim. Ustad Ibrahim, mamala matagal mag-encourage. Sa akin na matagal mag-discourage. Kansaliw kami. Ang sa akin kasi focus ako sa mga batas. Sa mga kukuman, kung yung mga nakafollow sa akin, madalas na topic ko mga kukuman. Mga kukuman kasi yun kasi natapos ko. So, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Kasi pagdating sa batas na matatap na di ba magayo ni mga ulama siya ba? Basta sa kukuman. Ang buhaya, ang pananaw ng karamihan sa ulama, na haram ang buhaya. Kasi ang hatol nila, may pangil. Pero kay Imam Malik, hindi ako nagsabi. Kay apat man yung madhab natin. Kay Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kay Imam Malik, nahalal yung buhaya. Ibig sabihin, hindi ako nagsabi niyan. Nauna na po, naghatol ang ating mga ulama na halal ang buhaya. Ganun pa man, nasa sayo pa rin kung gusto mong kumain. Katulad ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung mga sahaba kumakain ng bayawak. Yung bayawak, parang ibid sa atin. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ipinagbawal ang ibid, pero hindi siya kumakain. Katulad ko, pwede kong sabihin na halal yung buhaya, pero pag nandiyan, napaka hindi ko kainin. So hindi ko sinasabi na inutusan ko kayong kumain ng buhaya. At least alam nyo yung mga batas niya. Pangalawa, sa ibon. Paano mo malalaman na ang ibon ay haram? Hindi matusal ka, no? Paano ni kasabot nga sa mga papanok na haram? Ano papanok na haram?
Lalo na papanok na alisan di ka pag ka na. May itim na ibon. Kawawa naman yung mga itim na ibon. Hindi makain. Uwak. Ang uwak bawal, nabanggit yung uwak, pero may katangian na bawal kainin na ibon. Wanahaan kulli dhi mikhlabin minat tayo. Ipinagbawal din ang propeta sa wasallam ang ibon na may kuko, na mahaba. Anong karukuli na malando ang panggamitan ni sa kapagtsikumin sa mga binatang ang pagitsarin? Katulad ng? Agila. Falcon. Na parang sumanok ka? Na hindi man niya ginagamit yung kuko niya, kahit pagbukay niya yun. Mga pato, mga itik, mga manok, mga pabo, na hindi haram yun. Kasi bakit? Yan ay panggamit na sa kanyang supukan yun. Na hindi katulad ng agila, huhulihin niya ng kanyang kuko. Kaya haram ang uwak. O haram ang agila, o katulad pa dito na ginagamit ang kuko sa paghuli ng hayop. Pangatlo, mga hayop na ipinagutos ng propeta na patayin. Ngayon upaman, ang inutos niya na patayin na ahas. Butiki. Lahat ng insekto haram. Lahat ng insekto haram maliban sa okay, maganda rin yung tipaklong. Tipaklong. Tapuri. Tapuri. Sa era nun, natapuri. Tapuri. Okay. So tapuri. Nahalal. Pero mayroong hadis sa propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tapudi, ang grasshopper or tipatlong ay sundalo ng Allah. Pero ang propeta kumain ng tapudi. So ibig sabihin, ang tapudi ay labas siya doon sa mga bawal na insekto. Yan naman na, so tapudi na halal. Na maliban doon, na so cockroach, so caterpillar, hindi ko alam, mga ipis, na yan ay bawal kainin. Maliban lang sa tapudi. Ipinagbawal ng propeta sa Allah, ipinagutos ng propeta na patayin ang ahas, kaya haram ang ahas. Ipinagutos ng propeta sa Allah na patayin ang hidaa. Ang hidaa, alam niyo yung nangyari sa Australia na nasunog yung kagubatan na ilang libong hektarya? Ang isa sa dahilan kung bakit kumalat ang sunog dahil sa ibon na hidaa. Hidaa, hindi ba ako nakakita ng personal ang pangalan niya sa English kahit kung isa-search natin. Ang gawain ng ibon na yan, pag may sunog dyan, kukunin niya yung kahoy, yung puno, o yung sanga na puno, na may apoy, kukunin niya, ililipat niya. Na may palangin na mapapanog ka po na doon. Kailangan patayin talaga yan. Kaya inutos ng propeta na patayin yun. Hidaa sa Masanaram. Pero hindi pa ako nakakita, hindi ko lang alam kung mayroon ba dito sa atin. Tapos, scorpion. May scorpion na, ha? Di, so, Why? Maitam. Urang. O Scorpio. May lason man yan. Ipinagutos din ng propeta na patayin yan. Meron naman na ipinagbawal ng propeta na patayin. Alam naman ang inisapal na pag-ibatayan yan. Yan naman ang inisapal ang pinagbawal niyang patayin na palaka. Palaka na yung tunog ng palaka na tasbih. So uni na babakbanan na patadami na magkulaw tala, pituro na soba. Na ang palaka na bagit ni Imam As-Sana'ali sa libro na Sharh Bulughul Maram, sa libro na Sharh na Bulughul Maram ni Imam As-Sana'ali sa Sukul Salam, na ang palaka ay kabilang, kasi nung susunugin si Ibrahim alayhi salam, na kabilang ang palaka na kumukuha ng tubig para apulahin ang apoy na sinusunog kay Ibrahim alayhi salam. Na kaya ang palaka nakabilang sa bawal kainin kasi inisapal o Rasulullah sa imatayan. Sa hadith ng Abu Dawud, rahimahullah, na tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung pwede bang ipanggamot ang palaka. Yan yung mga babak-babak po sa niya, itong kapakalat, itong kapalaka, na ano ba siya gamutin? Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bawal gawing gamot ang palaka. Maliban kung gagamitin sa experiment para sa pag-aaral ng medisina na ito magkapagay. Okay na, may kapaganan man, kapaganan ng mga Kristiyan na niya, babak na mga palay na haram panggalahatan. Lamon ang uri ng palaka ay haram kainin. Hindi yan pwedeng kainin. Yung butikik naman,
yung butiki ipinag-utos na propeta na patayin. Kami ka magkapatrik ka sa tagatag, isang beses mo lang mapalo iyan, na namatay agad na may ganti pala kang 100. At yung magkapatayin ka, tumas mga pagganin sa lakita, no, may pagkipatayin, dakap gagilod, basta may makaisan ka matampi. Iba, naba, butiki na, na yan kabalas na magapos. Na magkadwa na minus 9, minus 10. Na magkatalo na minus 10. Hindi ka gabdap kasi kay mga minus ang gagagina kailangan na pagimatay na makisal ka bubuka o patay. Kasi naba, naba butiki na, na yung butiki kasi sa panahon ni Ibrahim alayhi salam, nakabilang yan sa pagumana ni Suapoy. Paguyupanin. Pagbuyo pa ni Suapoy, patutong Ibrahim alayhi salam. Tumay ni Suho na niya, Muhammad ni Pagimatayan. Kagi na kontrabida pa niya na may putikin na. Kaya putikin na may matikla balik ko doon eh. Kung na dyan sa taas, biglang malaglag dyan sa mga balikat mo. Oo. Oh. Na may panangit pa sa mga sakit. Ba, na ba? Parehas ng bako. Wala pa na. Putikin ba na? Na. Yan yung mga, isa sa mga hayop. So, pa't ba nang ang mga binatang na nalapit Allah Ta'ala sa Quran, iharam ang pagkanan, manasubaboy. Hurimat alaykumul mayta waddam walahmal khinzir. Pinagbawal sa inyo ng Allah ang tinawag, tinatawag na namatay. Ano ibig sabihin na namatay? Nalumpak at rak, nadama sumbali, nag... Wala, kinarninan ka. Double dead. Kumbaga, halimbawa, may nakita ka sa daan, tapos nalumpak sumanok, kaganal ka masautan. Minatay, huwag na ba upo ginikinapatin? Ito ba kapag di ka pag-ibigan nito ba? Kagi na dami ka masulting yawan eh. Okay, dami ka nasulting ka po ni buta-buta-but po ni ayin eh. Ato ka medyo buta-but po ni matan eh. Nasumali ka diritsyo kakahalal na rito pa. Basta alam po, masulting ka lo ng yawa. Okay. Well, what dam? At saka dinuguan. Ang dinuguan, haram yung dinuguan. Ang dinuguan. Pero yung dugo na natira sa liig ng manok, halal na yun. Kaya hindi na, kumbaga yun na lang yung natira. At ang karni ng baboy. Ang kari ng baboy ay haram na kainin kasi yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Yun yung mga hayop na bawal kainin. Okay, yung aso. Nabuta, ito na yung na-topic ko kasi siyempre, gusto ko lang kasi malinawan para malaman yung mga batas na naiiso sa atin. Yung aso naman, maliba sa may pangil, ipinag-utos ng propeta na anuman ang madilaan ng aso na huhugasan mo ng 7 beses hulahon na bituwa. Yan ko ni paguna na lupa, tapos sa yan muli ig. So mga tuwa na pasalawatan, na nanabita. Hindi ka pasalawatan ka. Wala salawat yan. Hugasan mo lang ng 7 beses, yan ko na una lupa, yan muli na ig. Pero ang tanong dito, paano kung nadagatan, nasagi ng aso ang suot ko, anong hatol? May bar na aso, din ako nakadagat sa kalupantalong ko. Ngito, kapakay po sa bayan sa pantalong, kapakay. Kasi ang marumi sa aso, ang kanyang laway. Hindi marumi ang balahibo niya. Hmm. Hindi marumi. Kaya pag nasagi ka ng aso, at ako ka ng dagatan ni Balag Kasiganan, sa di ka na hindi nila, na, yung importante na, hindi basta ang katawan niya, na hindi marumi ang balahibo niya. Pero kung inamoy niya rin yung suot mo, at hindi niya dinilaan, na hindi rin marumi yung suot mo. Maliban kung dinilaan niya, saka mula labahan yung suot mo. Kaya yun man yung dapat naituin sa atin. Yung mga ganyan paniniwala. Pwede bang mag-alaga ng aso? Hindi pwedeng mag-alaga ng aso sa loob ng walay. Kaya ano naman niya pagayang sa aso sa loob pa walay? Pwedeng mag-alaga ng aso sa kondisyon na bagit ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam maliban sa illa kalbusaydin aw masyatin aw zira. Pwedeng mag-alaga ng aso pag gagamitin mo sa pagbabantay ng mga alaga mong hayop. O kaya ay pagbabantay sa ano mo, sa alaga mong pananim, o kaya gagamitin mo sa panguhuli. Basta lang paggamitin ka sa kapanikim sa mga binatang sa damakayo. Kapakay, pagayaman ganito ba, balis ka rin ipapansin ka mo nagka. Paano kung nakahuli ang aso na alaga mo ng ano, ng gazal, ngipi, gazal sa maginan, usan. Ah, saladin. Ah, nakahuli ng saladin. Nabitbit niya. Kapag ka pinadala mo yung aso mo ng sabi mo, bismillah, tapos nakahuli ng binatay din, nahalal sa saladin. Kaya naturan ba yung sumbali nila sa aso ito?
No, di kinasig kami sa salatin ba na aminatay din na nahalali na ba? Huwag yun na amay ka, yan ang kinasig kami. Dama kapag katulog ka, kaginaman at na nakasikam na haram sa iyo yun. At least alam natin yung mga batas na. Kasi mahalaga kasi mga usapin na ito. Then punta tayo sa pagkain. Maraming issue sa atin na ano naman stricto mga tuwa, kasabutan tayo sa mga tuwa tanong, naiintindihan ko po yung mga seniors natin, mga elders natin, medyo may pagka-stricto sa pagkain, na bawal daw kainin ang kinatay ng Kristiyano. May ba sa pamsilipita niya? Yan yung mga issue ngayon, di ba? Maya, pwede bang kainin ng mga pinamimigay ng mga Kristiyano sa araw ng Christmas, sa araw ng New Year? Na ito po ang pag-usapan natin sa punting oras na to. Mga kinatay ng dalawang religion, ang Hudyo at ang Kristiyano na halal. Basta yan, simumbali nun, na Kristiyan, ang Yahudi na halal sa kita na pagkanan. Kahit na hindi mo nakita paano kinatay, kahit hindi niya binasa ang Bismillah, at yan, padaling batya, pasanan kamaylay. Hindi dalilin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Ano mang kinatay ng mga Kristiyano at Hudyo na halal sa inyo? Nakarpingit siya sa restaurant. May makdo. Sabi mo sa crew, nag-bismillah pa kayo ng kinatay niya. Nasasabihin ng crew, hindi ko po alam, sir. Tanungin niyo po, manager. Nagpuro ka sa manager, na yan doon ang manager, ha? Punta ka doon sa loob. Matagamata, hindi ka matuti si Umali. Pagka nandiyan ka na, huwag mo nang tanong kung kinatay, pinukpong, o nag-bismillah kanker. Kanya, pagkatatapan mo sa mga manok ba niya, saan mo pinamase? Dabang ginagtawa tayo kung sumali sa manok siya, hindi lubad ka pa sa inginawan. Ang hindi lang pwedeng kainin ay ang kinatay ng maliban sa dalawang religion na yan. Maya, sinumbali ng mga inchik ka? Kay mga inchik na hindi bang Christian yan. Maliban sa nag-Christian sa kanila, yung mga Buddhist, yung mga Hindus, mara sa India. Sa India, Hindus, sumasa. India na, kanina nila, labi sa kamilyon. Ikat na ng India. Di mo ko nakatawa na, ano kasi maling nila sa kamilyon, na tao sa matik, kanil kami po sumimba. Ang dami nilang Diyos sa India. Nabay dalapa, yung India ang bansa na may pinakamaraming kandan. Supre ka nakala kandan niya, kapiawid mo na po, kandan eh. Diyan sa India, na pinakamalaking sinasamba nila niya sila sapi. Sa India, nasamba yung pinakamadakla sapi, kagi na di ka pag-ibatayan, gawin matayan ito, ibatayan ka niya. Kaya namba, yan ang kanilang Diyos. Alhamdulillah tayo, hindi tayo gano'ng katalino sa kanila. May mga maraming matalino sa kanila. Engineers, mga scientists, mga teacher, mga nurse, doktor. Pero bubo sila pagdating sa religion. Kasi yan nilang pansimbaran, yan mga binata na. Kaya alhamdulillah, ano ito pansimbaran ng binata? Why? Pagkailan ng binata ka, pagkailan tao? Kaya ba, mga sunod ko na gamay Islam, tungkol naman sa mga celebration. Ito tinatalakay ko na para mas maintindihan nyo. Kasi pagkakataon ko din. Ito, kasi Pilipinas, uso-uso dito yung mga Christmas, New Year, birthday. Okay, bago yun, dako mo na pong birthday. Alam ko, yung ibang mga bangsa mo, mahilig mag-birthday yan. Naiwasan yung birthday. Huwag kayo mag-birthday, huwag kayo mag-mansari. Namin kakalumihan naman yan, happy mansari. Kalungkot na mami ka di ka na rin mansari yan. Na meron pang happy anniversary. Hindi naman mo ka-sweet ko. Yung kasuitan nyo, wala sa, ano, hindi aling sunod sa Islam. Na ano pa gawin nga? Masisita ano si Sing? Kaya hanggat suot mo yung sing-sing na mahal mo ako, na yan ay bida'a. Ang bida'a yan. Hindi naman kailangan ng sing-sing. Kaya yan man ay gawain ng ano yan. Hindi na pagiging si Zuma. So, ngayon, mga kapatid, kailangan ituwid natin yung maniniwala natin sa mga celebration. Huwag kayo makisali. Kaya nakakalungkot, di mga kapatid natin, ang kumbo, alam ko na, dito pa sa Maynila, na siya pa sa lakaluban niya, pinaka-kabatalo. Kaya nag-helen doon talang ni celebration. Nandun yung kanagalang celebration sa mga, siya sa Balakayo. Nandiyan ang birthday, New Year, Christmas, na may paparating na naman ngayon, araw ng puso. Valentine's Day, araw sa advance, di kinabalutin sa maliga. Na haram makiselebrate. Kanandun yung kinapipitas to siya, nung manisa naman, sa card. Kasi nula tayo naman sa mahal na mahal kita. Hindi ko makakalimutan yung araw na to. Huwag ganun. Huwag yung mag-ganun kay sana all.
ang pagmamahal ay hindi lang sa araw ng Valentine's Day. Mahalin mo yung asawa mo araw-araw. Okay, mas ka mo ng mga babae at kaluma, napipiray ka ba ng ginawan? Kaya na nakakaluma ka, Lucian ka. Ay maraming ganun. Ako mo sa mga sulit, kasi mga pambabae kasi ito eh. Mga babae, nakakalungkot lang sa mga kapatid natin, mga kababaihan. Kaya, ito ba, malangkas sa panik kapag umanikaluman ka, kaya ni Kaylee mo, sa lagong ko po na makar, matuwa mo na. Ya, kumagal ko sa matuwa! Ito kapasan ka, matuwa ka na. So dapat, mga kapatid na mga kababaihan, alagaan mo rin ang sarili mo. Kasi karapatan ng asawa mo yan. Alam nyo, si Fatima radiallahu anha, siya ang leader ng mga babae sa paraiso. Pero sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may mauuna sa ipapasok sa paraiso. Sabi niya, sino yun ya Rasulullah? Sabi niya, yung asawa nung nangangahoy. Inunta, leaders kayo na babae sa sulong, hindi alam ko na nun. Na-curious siya, mas ko, nag-ayot sa kanil. Sabi niya, paano ko kayo malalaman, bakit yung babae na yan, mas maunang papasok sa paraiso? Na binisita niya. Nung bisitahin niya na wala yung lalaki doon, kaya pumunta sa gubat, kaya nangangahoy ka, miskinan, na hindi niya pina-welcome. Sabi niya, salamu alaikum, pwede ba akong tumuloy? Pwede ba akong bumisita sa'yo? Sabi niya, pasensya ka na, hindi kita mapatuloy, kaya wala dito yung mister ko. Ano, may salakito sa kuna, dapon si mister ko siya kamaritisto. Kaya maraming maritis ngayon, subhanallah, yan, karakter maritis. Amo nga namama po na maritos. Okay. So, alhamdulillah, ganun dapat sa mga babae. Ame kadasa si kaluman ka, di ka mabutalo si bisita na ka. Pagkito ka kaluman ka, yan ang batas ng Islam. Hindi yung nagkuma si kaluman ka na pangbola pangbunan. Kasi hindi ka nagpaalam. Kailangan magpaalam ka sa asawa mo kahit siya ay nasa malayo. Sabihin mo, kaluma ko, anong bisita ko pag kuma, patalusin ko para makapagpaalam ka. Kahit na best friend mo yan, yan ang batas ng Islam. Kailangan yung magpaalam. So ngayon, hindi siya nakapasok si Fatima radhiyallahu anha kasi hindi siya pinahintulutan ng kanyang ng asawa niya yung babae hanggang sa nagpaalam. Sabi niya, pumunta dito yung anak ng propeta na si Fatima at nagpaalam na bisitahin ako. Sabi niya, ano ginawa mo? Hindi ko pinatuloy. Sabi niya, bakit? Sabi niya, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sabi niya, hindi niya kailangan magpaalam kasi anak ng propeta yung ganun din ang kamahal ng propeta. Sabi niya, pagbalik niya, patuloy mo siya. So, sunod na pagbisita niya, sabi niya, tumuloy ka na. Sabi niya, mayroon lang akong isang bagay na nais malaman. Kasi sa kabi si mga sahaba, sa kabi si mga babae pagani, iba yung mga tao doon. Kapag mayroon silang nakikita na mabuti, katangian ng isang tao, na pag dinapasanin, pinagsusumikapan niya, na magawa niya yun, na hindi ka nasisiraan. Kaya naman sa timputo sa una. Kaya doon din kinapinasa sa papatol, ay kaya namuliwa kang naingin. Okay. Yung pala panipagin sa niya, hindi niniyatan ka. Bakit mo ginawa yun? Anong intention mo? Mahal na lang, daming hindi ko alam, bakit akong inaatake na ang wala akong layunin doon para patigilin lang naman yung share? Kaya wala akong, hindi ko ginawa yun para sa pera, para sa kasikatan, o ano man. Ginawa ko yun kasi alam ko matagal nang sa puto yung mga tausan. Okay, so ngayon, sabi niya, gusto ko lang malaman bakit nabanggit ng aking tatay na ikaw ang mauunang papasok sa paraiso. Imratu Hattab. Sabi niya, wala akong alam, maliban, insyaallah, magwala mga babae niya ba? Simple, babalik ka surga, no? Ang mga babae. Kung papasurga mo yung babae, subrek ka simple, labi siya ang kaluman eh. Na, simple, ganun din ang single. Huwag yun, lakaw palitaya sa sulama ka kaluman, gampasan niya isang ulan sa ngayon muli. Kaya anong panin, parang paniniwala na ganun. Hindi totoo yan. Pero take note, sa surga, nada single. Sa surga, na pinakamababa, na duwaya. Yes to duwaya. Okay. So, sabi niya, isa lang ang alam ko na ginagawa ko, bakit nabanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam na mauuna akong papasok sa paraiso. Sabi niya, ano yun? Mayroon akong lagyan ng tubig, tapos isang tawil, na pag dumating ang asawa ko, na inihahanda ko yan, ipamunas ko tingin ka rumang. Ipamunas. Pagatingan din sa pagalon, sinasalubong yung mister niya, tapos, kung kaya mo, kuha ka ng electric pan, kuha ka ng tubig, kuha ka ng towel kung nasa mo si mister mo. Yan.
At hindi lang yun. At nagpapaganda siya. Kaya yan, kapag kinapagkalisa, nakalutin po ang first day na kinakawing sa alkanon. Kaya dapat na araw-araw kang sexy kay Mr. Mo. Mabango kay Mr. Mo. Manisan kay Mr. Mo. Kaya bonapango sa tiba na. Okay. Na dapat ganun ang katangian ng babae. Laging nagpapaganda sa mister niya kasi sukasorgan ka na siya kani kalumanan ka. Na madali pa makapasok ng babae. Ang pagpasok ng babae sa paraiso na ida salat hamsaha wa samat syahraha wa ata'at sojaha. Sino nagsala ka ng limang raka ay limang sala na obligado. Pangalawa, nagfasting ka sa buwan ng Ramadan at sinunod mo ang asawa mo. Sabi ng mga sahaba, paano namin malalaman na ang asawa ko ay sumusunod? Sabi niya, ida nadarta ilayha sarratka wa ida gibta anha fidatka timalika wa napsiha. Sabi niya, ang tanda na babae ay balitaya na aming katulikan kay babae ba nakapiginawan ka sa kamistra ng mga mistra niya. O gina, aming kakasakit ginawan ka sa misis ka nakamalibutan na malibutan talim. Nakananisipan na babae balitaya. Eh, malibutan na. Labi na makinigimay na nga lumalamanap. Na pag kanakita mo ang misis mo na lagi nakasmile, na yan ay katangian ng babae na mananampalataya. Na kapag ka umalis ka, sabi niya, ginanatan kasi kaluman ka na like, di ka na mahilig magmarites. Kaya na nasa wala na musog sa mga panika na to kapag ikinag. Hindi ganun. Na ano to, na, may minsan ang marites niya si mister niya. Si kaluma ko ba ito? Ikaw ikaw na gina. Lure man yun sa pati. Pamulati. Hindi pwede yun na mag-imaritis mo ang ano. Kasi lalo na sa social media, may mga mag-asawa, nagkaaway, pinupost nila ang mister niya at misis niya. Subhanallah, ingat ko siya ba? Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Inna asharran nga si manzilat na niyaw manong kiyamati. Almaratul latituf di si razojiha. Inna asharran nga si manzilat na niyaw manong kiyamati. Almaratul latituf di si razojiha. Warrajul latituf di si razojiha. Yan ang pinakamawag, ang pinakamasama na kalalagyan sa impyerno. Ibig sabihin, pinakapangit ang kalalagyan niya sa impyerno na yung babae na pinapahiya niya ang kanyang mister. At ganoon din si mister na pinapahiya niya ang kanyang misis. Kaya wala man nakakaalam dyan sa sikreto mo maliban sa loob ng bahay. Ilan na may kalumaya? Tingnan niyo mag-asawa. May gawain ng mister na walang nakakaalam, ikaw lang misis. Kami, di pula si mama na sa paraliwag, sa pula sa loob. Napaka mamay, i-post mo yung mister mo, napamaluwas, sabi i-post mo. May ang brief ng mister ko, tingnan niyo. Tingnan niyo yung tweet niya. Na pinagkayanan ka na tandaan mo na ikabilang ka sa mga tao na may pinakamasamang mapupuntan sa impyerno. Kalung ka rin lalaki, kunay pamusgir mo ba yan na nagaluman ka, huwag niyong pahiyain. Pag naghiwalay kayo, hiwalay na. Wala nang siraan. Wala nang parinigan. Pag tapos na kayo, naging asawa mo yan. Oh, move on. Tama na ba may atok ka nun? Pero yung mga single ha, yung mga single, na huwag kayong malungkot. Kaya di ba na magkatuwa na ka? Na yung mga future na magkatuwa po na pangitong ko. Kaya merong ganun. Kaya may mga babae, kailangan din natin payuhan itong mga sulat ng mga babae. May mga babae na may kamanisan na masamili. Na may kamigkatuwa ng mga ito at tingnan piyatayin. Saka ka nalang magsisisi pag ano na, alam mo, nung time na maganda ka, i-grab mo na, kaya kanapagamuda, kagatuwa ka ni Garbata. Napamakunti kay kalaga ng kan. Oh, pero huwag ka malungkot. Kaya hindi naman obligado yan. Pero kung gusto mo pumili ng lalaki, pumili ka na bata ka pa, dalaga ka pa, maganda ka pa, sexy ka pa, at bagay na bagay ka pang mag-asawa. Kaya kung matanda ka na, tingin may kibutan. Wala nang ano, ayaw na nilang pakasalan ka. Tawakin pa ang mga babay! Tawakin mo na! So, pero take note, pag hindi ka man nakapag-asawa, sister, na huwag kang malungkot. Sa hadis ni Imam Muslim, sabi niya, mafil dyan na ti-asa, no single sa paraiso. Lamo na babay pakasurga. Lamo na Muslim na pakasurga. Lamo na dakalumani na pakasurga. Basta di mo sumakuto. Di mo sumakuto, di mo pangitog sa tabirag. O, sa tapata. Pakasurga. Subhanallah. Ito ang magandang balita. Lahat ng umma, lahat ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam makapasok sa paraiso. Da, exception.
Yan tanong mong bibirin, antay ko na muna pagkaludan puntutay kasi iksa muna. Lahaw na umma na propet, basta huwag ka lang magtambal, huwag ka lang sumama, marima sa ama. Dato, pag-itong sila, Mer, kalito miningin ako, kagpasa, isang mula ko sa gemoli. So, pwede ba naman? Kwa na, antay, mamasunok. Nawala na sa gemoli, nawalang single. Wala kong fiha, matashtahi ang kusukum, wala kong fiha matadaon. Lahat ng gusto mo sa paraiso, yung kalas mo dito sa mundo na hindi mo man nakuha yan, natanuli ka na ingin na magtalas ka sa surgi na makalas na pala. Yan na sinabi ng Allah. Ano to, galing yung ginawa mo. Pero take note, basta yung kalas mo Muslim. Eh kung ang kalas mo si Kuko, hindi ka makuha. Kaya tabi, Muslim mo na si Kuko. Nawalan, kahit may asawa, papa. Kahit may asawa. Sa paraiso na pinakamababang asawa ng babae na to, na pinakamarami na 73. Sa paraiso, dalawa ang asawa niya. Na walang matanda, dapat kurap sa surga matuwa, na kung kalipungan mga babawa. Walang matanda sa paraiso. Kailangan na babae, langon na mama, pagkalulap sa surga, na pagkawata. Kamuda kanan. 18 to 20. 18 to 20, babae. It's 30 lang dami. Di kalusya. Na walang tinitingnan ng babae doon. Kasi na to tarfi. Lamiat bis hul na insun kabila humana dyan. Hul na kasi na to tarf. Ibig sabihin, so kaluma sa surga, dadabutuli ka rin mama sa kabo. Apeno ka po po. Kaya may asero kayo po. Yun ang pagkakaiba ng babae sa paraiso. Ang babae sa paraiso, nakatingin lang sa'yo. Di bato tulik sa kuna mama. Wala nang marites. Oo. Magiging dalaga ang mga kapatid natin ng mga kababayan. 18 to 20. May tungkol ni mama. Ang height natin mga lalaki sa paraiso na 60, hindi 60 feet, 60 meter. Nampu ka may rekambagan kayo. Ha? Nampu sa rekambagan kayo. Na, kusog ka, wala ka, mabot ka, mabot ka na. Wow. Busog na busog ang tao sa paraiso. Kaya, pero sa take note, ang mundo punong-puno na pagsubo. Hufatil dyan na tubil. Bil makali. Yan nakalipad sa surga lang, una din kagalingan. Hindi ka pagkikipad sa maya, hindi ka pagkating sa maya, bay. Hindi ka pagkikinig sa lecture. Labid na yun, bay, kap-lecture. Ang po, pasinsya na po. Itong matindi pagsubok natin, itong cellphone. Kaya kung mag-scroll ka dyan, na may kasi sumar, hindi pa na kasi sumar. May mga lalaki na, kapatalo to here. Nagkakasumpa, manap. Kasuma. Na yan ang isa sa mga pagsubok. Kasi lahat ng nakapalipot sa paraiso, lahat ng ayaw natin. Na yan nakapalipot sa surga, naraka, nalangon na kalinganan ka. Malinig ka mag-inama, malinig ka tiyabu, malinig ka mag-imatay, malinig ka bilay sa mga dibapya. Na lahat ng gusto mo, nag-ingat ka na, kaya yan ang susi ng impyerno. Na ito ba pag-ingatan to? Pamakot tao, magsumikap tayo na mag-aral sa ating religyong Islam. Niya ba magpigil? Alhamdulillah, alam nyo na napaka-ano, na tumatabang puso ko. Imagine ah, kung titingnan ko dito, halos mga dato yung kasama ko dito, mga leaders, tapos dito nakaharap ko, mga may posisyon, sigurado ako, mga profesional, mga nagtatrabaho. So break up kami na ginawa ko, dito ko kayo nakikita sa ganitong usapin. Hindi sa concert ni Kumini. Mari, careful! Allahu Akbar! Inshallah, pag nakita kami ni Kumina, papayuhan ko siyang tumigil ng kumanta. Kaya namin sikat pa, wala ka-idol ko man yan noon, pero ngayon hindi na. Pwede kasi ang music, kinadagdag ko sa inyo. Para kasabutan ko, kanakos ka nung putsapalan sa ipapagat school ka nung. Ipatsambay ko, usal ka nung. Ang music, ang mga musika, haram talaga yan. Isa lang ang pinangitulong na natin pumatayin. Sa walo po, isa lang po ang pwedeng paluin na sa programa. Ano yun? Duf. Ang duf, na pinahintulo ito ng propeta, na upis, balat ng hayop sa itaas niya, tapos sa ilalim niya, may putas. Ampul, ugeda, upis. Upis sa pulunin. Yan lang ang pinahintulo ito na paluin sa araw ng Idul Fitr at Idul Adha sa kapagawin niya. Namo ba? Nalabas sa kasalan, mamaya programa, hindi ka pakipumutin ito, pagkaharam mo. Dasa kaya niya. Nasa gaya, dadayunday, da concert. Da kulintang. Kakulintang haram mo. Kulintang haram, kulintang. Sabi ng Allah sa Quran, wa minan nasi mayashtari lahu al-hadith yudhilla an sabili lahi bighayri ilm wa ittakhidaha huzwa. Ano mga to, tingnan Allah, may mga tao
na binibili nila yung musical instruments para inigaw ang mga tao. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, wallahi, thumma wallahi, nalumpas sa Allah, na ang tinutukoy dito ay ang musical instruments. Naba kaya Mahir Hussein Banan, kaya kumini banan na mga harami, mga musical na kayo na ang musical background nyo. At ang piano nin, at ang gitara nin, at ang kanginsan ng mga musical instrument. At yung kulintang banan, harami na ba? Kung ano, pumunta ka kusikaro, harami kulintang. Na yan man ang gusto ng syaitan ng mga kulintang banan. Yan ang kami sa kaya na, tulungan, kulintang. Kaya na kami panawag sa mga syaitan, kulintang. Kaya yan man ang gusto ng syaitan ng kulintang. Gusto ng syaitan ng mga tuktukin. Especial sa mga vlogger. Yung iba alam ko dito, may mga vlogger dito. Kutsapin, nabawal din. No. Nabawal ang musical instruments. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yakuna na min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'asif. Darating sa umma ko, sabi niya, nagagawin nilang halal ng pagsusuot ng silk. Silk ba na sutra? Nagkabasa na maganda ng silk ba na? Di ba? Sutra mo na? May madulas sa madulas. Naharami na sa mama, okay, nagkapaki sa babay. Suka panzina, naharami na ba? Ihahalal nila yan. Pag-inom ng alak, ihahalal nila. At yung pagpapatugtog ng musical instruments, naharam ba din yan? Di no, pag ito ngay, maya, pag umalak sa video, para makapag-vlog ako, pas maganda, na pakikinig sa music, ang pagkikinig ng music, na nakapakagabal doon sa iman, kapag katalag ka kanong nakaraan. Sana all day. Tingnan niyo, pag nakikinig ka ng music, na ito, pamakuli ang karma mo. Kamaya, alaya, katalpag. Tapos natitingnan mo pa yung mga larawan niyo. Mga nakaraan, napagulihan ka sa mentor. Na yan ang problema sa music, pinapahina ang iman mo. Nalik ka naman ito pagkatsamaya, kaya hindi ko pumula ng kapagulihan. Nakar pagkatsamaya sa duhur, sa asar, nalik ka papagkan. Nung ka di ka pagkan, kaya hindi na yan kapag ikinig at natigil ang music. Okay, na yan kapag ikinig na Quran, kandun pa kayo mamangka. Sabi ni Uthman radiyallahu anhu, law tahurat kulubukum, masyabiat min kalami rabbikum, upama umangat ni Uthman, kanalik yung mga pusungunan, kapag ikinig ang Quran, hindi ka musubi. Hindi ka musubi. Huwag nila yan, may pag-usog yung music. Langon na pag-usog niya, music. Napandance ka pa, napitiktok ka pa. Mahal na lang nga na nakinatahin nila kafe. Nana, huwag niyong gawin na pinapahiya niyo ang bangsamuro. Labi sa mga surga niya, mga babae. Kasi kayo mga babae, ang pinakamaraming tao ng impyerno. At ako kalipungata. Pinakamarami na tao ng impyerno, babae. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, italaatu ila ahli nari faraaitu akthara ahliha an-nisa. Nung lumingon ako sa imperno, ang nakita kong pinakamaraming tao ng imperno, babae. Nakatayo yung babae na nakatingle, nakatingle. Sa tingin niya, Rasulullah, lima nahnu aktharu ahli nar. Ya Rasulullah, bakit kami yung pinakamarami ng imperno? Nakikinig ko ganun kasabutan. Lianna kun natakfurna al-ashir. Kaya na, watukfirna al-la'an. Hindi ko matumahin suko. Hindi ko Rasul. Hindi ka ganun suko man. Pinaglingkuran ni mister niya sa loob ng 10 years ang aluma mo sa ika doon, nalipata na yung tumatanan. At ikin busit ka tingin ang mama. Pongsip! Maubos ang kabusit, kabunag. Nalipata na suka pialan o kaluman ka. Na yun ang dahilan ko bakit ka tao ng impyerno. Tapos hindi ka pa sumusunod sa mister mo. Sinabi na nga niya, huwag kang lumabas, na lumabas ka pa rin, kaya nagmaritis ka doon. Na huwag kang pumunta doon, na pumunta ka pa rin. Take note, pag nakapag-asawa ka na sister, na mas wajib na sumunod ka sa asawa mo kaysa nanay mo. Para kasabutan mo, mas mugat kaluma, kuming sa ina. Amin kasi sa babae, siya sa mama na mananatili na obligado pa rin sa nanay kaysa sa asawa. Kaya hindi na huwag naman yung lalaki under desire. Dapat, ikaw ang masunod sa loob ng bahay. Na sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kayo ang pinakamaraming tao ng impyerno. Kaya mas mabigat sa inyo ang sadaka, sa kapanalaga. Kaya anong sabi ng Propeta? Tasaddaqna na fa inna kunna aktharu ahlina. Tata po sa kapanalaga, dalasan ninyo ang pagsadaka kasi kayo ang pinakamaraming tao ng impyerno. Yan iman na ya ang ipayo ng Propeta sa inyong mga sister na magsadaka. Kaya itong pagsadaka na hindi man makabawas ng ganting pala yan. Layang kusumalun, may sadaka. Hindi nakakabawas. Itong sadaka mga kapatid, maraming benepisyo. Upang magkabasakit ka sa mga mama, pag nagkasakit ka, na ang isa sa gamot niya sadaka.
Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ng Imam Tirmidhi, "Daw marta kung bisadaka, gamutin ninyo ang may mga sakit sa inyo sa pamamagitan ng sadaka." Upang ako, kami mayroon dito sa inyo may sakit na isa sa mga gamutin na kapanadaka. Panadaka ka. Mayroong kwento sa Riyadh, nung nandun ako sa Riyadh, isang Arabo, umupirahan sa ulo ng cancer. Eh, kailangan ng weaver. Kung baga pipirma na yung mga kamag-anak na kung ano man mangyari sa kanya, tatanggapin nila. Nakakita siya ng, galing siya ng Amerika, nakakita siya ng isang matanda na mumulot ng karne, na magpinangitog sa mga swag at o kaso mga taba, sa mga swag at o kasibutanin. Sabi niya doon sa matanda, sabi niya, ilan ang nauubos ng karne sa isang araw? Sabi niya, 1 kilo. Sabi niya, sasagutin ko yan sa loob ng 1 buwan. Binayaran niya. Kinausap niya yung nagbibita ng karne, sabi niya, araw-araw bigyan mo ng 1 kilo. So bumalik na siya sa Amerika, nung i-check up na yung ulo niya, hindi na nakita na may cancer siya. Kasi sadaka, tumik ito na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gamutin yung mga sakit sa kapanalika. Kaya itong pinakamatinding fitness sa atin mga kapatid, na niya matamo ka niya. Kami kapag-supra, kapag namin sa tamo ka, na kapag siya po, mamo, kagina po susupra. Ano to pagkadupang, kagina nukan, kagina po susupra sa tamo ka. Na ang pinakamahina, magbigay ka ng sadaka. Na amin ka, aratamo ka, hindi ka makatulog. Pag maraming pera mo na hindi ka makatulog. Pero pagka nagamit mo yung pera mo sa mabuti, na mas mataas ang antas mo sa kabilang buhay kaysa miskin. Kasi panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-uunahan ang mayaman at mahirap. Kaya mayaman, nagsasadaka. Sabi ng mga mahirap, "Ya Rasulullah, yung mga mayaman, paano namin sila matatalo?" Sabi niya, "Bakit? Nagsasadaka sila, wala kami maibigay. Nagsasala kami, nagsasala rin sila." Sabi niya, "Turuan ko kayo na para mapantayan niyo na ang kanilang pagbibigay ng sadaka." Ano yun? Sabi niya, "Banggitin niyo ito, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, then alhamdulillah." Pag ginawa nyo yan, na para din kayo nagbigay ng sadaka. Na anong ginawa ng mga sahaba? Tinatago nila yung itinuro ng propeta. Nagtataspi sila ganyan. Na yung mga mayaman na doon. Sabi ng mga mayaman, ano kaya yung tinatago ng mga mahirap na yun? Ang mga sahaba nag-unahan sa paggawa ng mabuti. Sabi na, "Ay, ano yan? Yung ginaganyan nyo." Sabi niya, "Wala to." Sabi niya, "Hindi, nakita namin nagaganyan kayo." Nalaman nila na nagtataspe sila. Sabi niya, "Subhanallah, kaya naman pala tinuruan kayo ng propeta ang magtasbe." So nagtaspe din sila, subhanallah, subhanallah. Umiyak na naman sila. Sabi niya, "Rasulullah, yung mga mayaman, nalaman na naman nila yung tinuro mo. Turuan mo pa kami ng isang bagay na mapapantay namin yung yaman nila." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Ang awa at habag ng Allah binibigay niya kanila. Kumbaga, upamaka, sige kawasan di inginulo tayo lang to kawasan. Sige na farmer na di umbanulo ko lang to farmer. Upamaka sige na kapitan Mario ka di inginulo tayo lang to sabi kapitan Mario kami ka lang to kapitan Mario pa noon. Di ba pagi kapitan Mario to tanan? Dito siya lumalibo di. Ketik ito kapag lang kapitan ako. Na yun ang ano ng mayaman. Pero take note, dito ko na tatapusin kung may mga open forum. Itong ano, itong kayamanan na to, pagsubok din sa ating to. Okay, alhamdulillah sa lahat ng nagbigay ng tulong dito, nag-ambag, nagpagkain, matatagpuan mo yan sa kabilang buhay. Lahat ng nag-ambag dito, abe, piso pa, nakangin ka. Huwag mong maliitin yung naibigay mo. Di ka pwede ginawan ka ba, napakangin ko na, miskila na kumula. At ito na may kisugan, piso ka na. Kung may sama lang kapalik ko tayo ng mga selfie, so, ang magbibigyan ko ng 1,000. Naroon pa selfie, hindi ka tayo mabigyan, ikaw na riyan. Na pagka mayaman, pag marami kang pera na, isa sa dahilan na pagsubukin na maamualo ko mo, aulado ko fitna. Sabi-sabi na lang na so, tamok mo yung mga kayamanan ninyo at mga anak ninyo pagsubok na malas natin yan. Ngayon, minsan hindi ka makatulog. Pag marami kang pera, hindi ka makatulog. Huwag na pala hindi ka makatulog ka, may kalimu ka ng mga tao. Huwag na may katikaw ka, hindi ka. Sinalikan ka na kuberba. Ano kung kamamo, di ka pang ito. Na huwag mo nakawin. Pero kung ikaw, mayaman ka, magbigay ka ng sadaka, na pag nagbigay ka ng sadaka, mamahalin ka ng tao. Sadaka naman ang mga dato pa mong isa sadaka sa eleksyon mo. Kaya sa unang eleksyon, na panalikan ko ng skano, na huwag ganun. Kung magbigay ka ng sadaka na, para mahalin ka ng mga tao, huwag lang sa at panahon ng eleksyon. Kasi, totoo lang, itatanong sila ng Allah sa kabilang buhay yan. Pinakamugal, pinakamatagal makapasok sa paraiso na kawasan. Kawasan.
Pero pinakamataas ang antas sa paraiso na kawasa po. Alam niyo kung ilang taon makapasok sa paraiso ang kawasa? Ilang taon? 500 years, ilan na ba? 500 na muna yung kawasa bago pagkalulog sa surga. Nungan, ipagudi ito, sumari ka na kailin. Nung kakinuha po na kinagamit, nung po na pinakainan ka nun, nung kinipatara, kadagdamin po ito. Miskina surasula, yan yung budwa. Allahumma ahini miskina, wa amit tani miskina, wa zma'ani ma'azam natin masakin. Ya Allah, na uyag akun ka miskin, imatay akun ka miskin, limud akun ka kanilang mga tao sa surga, at tagapunan ng mga miskin. Gagayin na sakit ako, dito kagagayin, Allah, lagi ako sa Mercedes-Benz. Ya Allah, palasyo. Ya Allah, magandang pera. Lahat hindi ulong pala, wala problema. Pero sabi ng sa dua, Allahumma la taz'alid dunya akbarahan hamina. Wala mablaga ilmina. Ya Allah, di ka pambali dunya, yan ang priority ko. Kadi ka patungin ako tawanan. Di ka nipatungin. Kayan ang fitna ng pera. Panghuli dito ko natutapusin, may kwento yung doktor namin na mayroong isang mayaman na hindi niya alam saan niya itatago yung pera niya. Kaya supre, kasi narakutanin, nagkabulungan ni Pagitong doonin tangitan. Kaya na bukas pa niya i-deposito sa bangko. Ito may problema niya. Paano niya ka-deposito ni Juan sa bangko? Kada escorted. Nagkabulungan ni Pagitong sa wala eh. Namumroblema siya itago kaya baka nakawin. Pagtulog niya na baka pagising niya wala na. Eh, million. Nasubukan naman siguro natin yun, di ba? Pag marami tayong pera, takot na takot ka kasi lagi, kasi mamaya wala na sa tabi mo. Hanggat hindi mo yan na ilalagay sa bangko, hindi ka makatulog. Labi na warang makapalaman, ayaw ka mong kapag-uwi, watan ng kababan, hindi ka nga makatulog. Pwede ba na magkabit, di ba ito, men? Makwara. Yan ang fitna na pera. Bago yun, bago ko ituloy yung kwento, naiyo ko ito ng isang ulama sa Saudi Arabia. Sumakay sila ng sasakyan, mayroon siyang iahatid na pera na katumbas ng 2 million na pesos. Di ma'am, kilala sa Saudi Arabia. Sakali mo siya balutol. Dala niya yung pera. Naiwanan niya yung pera sa sasakyan niya. Sa sasakyan niya, na naalala niya habang pagsambayan. Na yung 2 million na yun, na ipamimigay niya yung kasi inisugo bulkanin kay pamangkin ko mga miskinan. Na yan yung problema na pagsambayang na natagat iso 2 million na pagsambayang ayan yung pagitungan. Sobrepet na tinglas kong tanya. Yan yung pagitungan. Pagyan di karoon ako. Na pagkatapos ng salaki, malaking ulama yun. Sabi mo na kwento. Ilinupit na napunta niya. Sabi ng mga tao, sad, lecture ka pa. Di pa kalyo. Kapag lecture ka, kilala. Tingin, pwede bang mamaya? Hindi yung stag ngayon na. Dusok na magagahin. Lahat ng tao sa masjid na pinagbawalan niya yung lumabas. May lecture kayo, huwag kang lumabas yan. Kaya yan tinatakutan niya yung pera sa labas. Grabe yung fitna. Na habang nagli-lecture siya, na may nakita siya ng Bangladesh na pakatiti. Pakatiti, tingin siya, nakikita ka butiti. Ganun yung fitna ng pera. Sabahan na lapis sa pagkatiti, hindi pagkatiti. Kapag sa pala, tingin makaliw ka marag ito eh. Na yun na yung mayaman na yun, gawin fitna kasi pati ulaman na fitna, dama ulaman na kulta niya. Ngayon, nung sumilip siya sa bintana, nakita niya yung mahirap na bukas yung bintana, bukas yung pintuan, masarap ang tulog, ang aircon niya hangin. Sabi niya, mapiyagirin ka butuga, miskina. Sagi niya, kapagatuga, kutakwa niya, magkagadaba ko daw. Pero sabi niya, siguro, mas maganda, iwanan ko itong pera doon sa kapitbahay ko. Kasi siguro hindi naisipin na magnanako na may pera niya. Nabinuntahan niya yung miskin sa katabi niya, kapitbahay niya. Sabi niya, dato, pwede ko bang iwanan sa iyo, brother, itong pera ko? Sabi niya, magkano? Ganito kalaki, ilang million. Bibigyan kita bukas, isang gabi lang. Kasi umiskina na mapikabutugin. Open ang bintana, open ang pintuan, walang kinatapotan. Kasing sa lupa, walang katan. Pag-iutin. Pero kinausap niya, sabi niya, dito ko iwan sa iyo ang pera kasi sigurado ako magnanako na hindi dito mag-isip. Doon sa kahit, kumaga, apero sa wala, may mamungga, pakitugin. Nagminyog sa miskina kay, pira mo. Eh basta miskina na, piyangit ka pa sa akin at ikisigil na ito. Sa tarma. Nagpumayag na. Na yung mayaman, umuwi ng bahay, masarap ang tulog. Na yung mahirap, nagsarado ng pinto, nagsarado ng bintana, tinalihan yung pera sa katawan, nadama ka tuwag sa nagadopong upatoras. Kape po tingin, kagilty. Ay maglundag man yung puting at tingin pira. May sahod sa'yo, yun ang fitna ng pera. Yun ang fitna ng pera. Pagsubok sa kita, no?
Kapit na ito po niya may mga kawasan ba niya? Na natuyak ng mapasan pa niya na kawasan. Nalulungkot ako, bakit ito mga kapatid natin ng mga politician ang hirap hihan? Hindi, pagkamiskinan, hindi kamiskinan. Magiging mayaman ka pa dato sa mga politician. Basta pamagay ka sa piso, 5, ikaw asan kami na? Kadakal. Okay, last na, sa kwento kasi kasama ng kwento. Isang mahirap na bankrupt. Kasi ang pagpapayaman, basta mamigay ka na palagi. Ang problema, nabankrupt siya, maraming naniningil ng utang. Maraming naniningil ng utang. So ngayon, basta man ako, tanga niya, malaki rason niya. Okay. Alam niyo mga kapatid, ang isa po sa hindi napapatawad ng Allah, na utang. Sabi mo siya, hindi na yan, hindi ka ang utang. Sabi ng isang, sabi ng propeta, sabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillahi muqbilin ghayr mudbirin ayo kafaru anni khataaya. Sabi mo ito, mga tangutangan ha, alam mo ito, mga tangutangan, tutanan. Sabi niya, ya Rasulullah, pag ba namatay ako sa labanan na nakaharap ako sa kalaban at hindi ako nakatalikod, papatawarin ba ng Allah lahat ng kasalanan ko? Sabi niya, oo, patatawarin niya lahat. Pero tinawag niya ulit, sabi niya, balik ka dito, yani muli kaampo ng utang. Bago ka balik sa palor, pamayad ka muna. Kaya hindi yan maampun. Na yung miskin na yun, na lahat ng magsingil. Na sabi niya, sakit, nasa sawalay, lahat ng rason, ay rason ng nagsisingil. Hanggat siya, naisipan niya, magingin ang advice of stats. Sabi niya, stats, advice niya, punkapan. May bakit? Kasi super, grabe yung pagkabankrap ko, hindi ko alam ano nangyari. Sabi niya, nagbigay ka ba ng sadaka nung mayaman ka pa? Sabi niya, yun ang hindi ko nagawa. Sabi niya, magsadaka ka para tulungan ka ng Allah. So nagbigay siya ng sadaka. Pinayuhan ng ustad na magbigay ng sadaka para makabawi. Na nagbigay ng sadaka yung lalaki na yon, alhamdulillah, after 2 years, nakabawi siya. Kuwanas mas kuwanas, may barakat, suka pa na nagkanihin. Naibalik ang kumpanya niya, nakabili ng kunsi, mapiyasit katamalanin. Pulugan mo, imam, kapangin sumur. Pangin support ka ng imam ka, mapiso advice ng imam. Tingin, imam, salam alaikum. Tingin, imam, alaikum salam. Pero 2 years, hindi niya nakita, kaya isang crisis lang pumunta sa maskita. Kaya naghingi lang ng advice. Sabi nung umaman na, sabi niya, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, imam, kasi pinayuhan mo ako na magbigay ng sadaka. Alhamdulillah, epektibo yung payo mo. Sabi niya, paano epektibo? Kasi pinayuhan mo ako magbigay ng sadaka. After 2 years, ito na sabi niya, ustaz, may sasakyan na ako, nakabayad ako ng utang. Sabi ng imam, ah, ganun ba, ikaw pala pinayuhan ko. Nakapagitong sug imam. Kasi in-advise niya sa panadag ka na di matumanadag kay imam. Sabi niya, ah, namanadag ka kung unawiti ko, imam. Eh, hindi pala panadag ka. Nananadag ka, sug imam, manadag ka, kumamukan ako pagkapamasa pa ganun. Na after 2 years na nagkatamasa mamusog imam sa motor. Alhamdulillah. Okay, so hanggang dito lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.